Hello po. Welcome po sa channel ng mga magagaling na farmer. Atin pong i-share ulit sa inyo yung ating okra na hindi ko na matandaan kung kailan natin ito na itanim. Kanyata last week yata ng September or October ito. Pero ang mahalaga ko pong ibabahagi sa inyo, ang presyo ng okra po ngayon ay 20 pesos per kilo. Talagang hinahanap po, pinagkakaguluhan yung okra po ngayon. Itong okra natin ay mga mahigit nito, 1,000 square meter yung tinamnan natin ng okra. Hindi ko tinamnan lahat dahil hindi pa ito nalinisan lahat noon. Pero ang maganda ay mayroon ulit tayong pagtatamnan ng mga bagong okra. So makikita yung ating okra. Everyday po yung ating pamimitas dito ngayon. Alas dito lang sa palengke sa atin, sa amin, kulang itong supply na to. Mabili nga po ngayon. At ang tandaan po ninyo, November, December, dapat October, November, nakatanim po kayo ng mga ganito. Ano mang gulay sa buwan ng December at January ay napakamahal. Kaya naisipan ko na noong September, October, magtanim ng ganito. Ito, karamihan na ng kanyang bunga. Itong siguro mahigit 1,000 square meter hanggang doon. Pero pasalit-salitan yan kasi may mga bagong okra dyan sa pagitan niya. Hindi ko talagang tinamnan lahat. May mga naiwang portion na hindi natamnan para inisip ko na iuhuli ko yung iba. Ipapakita ko mamaya sa inyo yung mga mamalit pang okra. Ang presyo ngayon nito ay 20 per kilo. Sa mahigit 1,000 square meter ngayon, nakakakuha kami ng 5 bundle araw-araw. Ibig sabihin 50 kilos araw-araw ang nakukuha natin. So ito, makita nyo, may mga maliliit yung pan kasi ang gusto nila sa palengke yung maliliit lang. Ayan, so ang spray ko dito, ang nilalagay ko ngayon, Pegasus Anaa Power Grower Combo at saka yung sticker na sabay-bayan nyo dahil ipapakita ko sa inyo yung sticker na ginagamit natin para lalong gumandang yung halaman. Ito at 50 kilos na ngayon yung kan. Malaki na yung okra na to mahigit siguro mga 4 feet na yung taas nito. Karamihan na ito ng bunga. So everyday nakakapitas tayo dito ng 50 kilos. So imagine, so pag everyday na 50 kilos, 20 pesos ang per kilo. Tapos 50 times 20 di kwan po yon, may 1,000 pag 50 kilos araw-araw, 1,000. So pag 7 araw, sabi natin 6 days a week kasi hindi kami namimitas ng kwan ng Sabado. Sa 6 days na in a week, so mayroong 6,000 na kwan gross yon na income sa 1 linggo. So imagine kung ilang buwan ito kwan. Sa tansya ko, ito, hindi naman ito, wala namang bagyo ngayon, wala nang baha. Kaya, ito, ang laga lang nito, abono. Every 2 to 3 weeks, inaabonahan ko siya at weekly ang patubig. Ang kwan nito, ang spray nito, weekly lang din. Pero ngayon, pinag-iisipan ko na gawin kong twice a week ang spray nito. Wala po siyang uod, puro mga hoppers lang yung mga lumilipad. At ang ganda, halimbawa, weekly, kung everyday ay may 1,000 pesos, so weekly, 6,000 pesos. So, hindi na tayo lugi doon kasi mahigit 1,000 square meters lang ito. So makita nyo, itong portion na aking kinakatayuan, yan o, flat pa yan yan. Pinaalis ko na yung sili dati nakalagay dito eh. Ngayon ito, tinamnan ko ulit ng okra para eksakto kapag ito'y masisira na o ito'y kwan, pag ito'y kasi na-reach na yung ito, talagang marami na yung kanyang bunga. Halos bunga na lahat yung lalabas niyan. Kaya kailangan ito yung spray para maprotektahan niyan.
Ngayon, pag kalimbawa kanyan, tumaas yan, eh, dito sa baba naman, magkakaroon ng kanyan eh, ng mga supang dyan sa baba. Yan o, oh, yung mga yan. Yan, yan itong lalaki to. Pero sa tabi nito, nagtanim ulit ako ng okra. Ayan o. Yan, mga okra na yan. Yan po, yan. Yan, tanim ulit yan na okra. Ito, yan. Pang siguro December, December na pala bukas. January. Paano yan? So, yan ang ginawa ko dito. Kaya, itong kabuuan na to kasi, kung ano eh, 1/4 hectare yung kabuuan nito, pero kalahati lang nito yung tinanaman ko ng okra. So, yung plano ko kasi, hindi sabay-sabay. Dapat may mga sunod-sunod dyan. Papakita ko sa inyo yung ibang mga tanim kong okra. So, makita nyo, konti lang na kwan, portion, no? Hindi problemang magbenta ng okra. So, guys, sinabi ko sa inyo, pinag-aagawan ang okra ngayon sa palengke. Saka tandaan po ninyo, November, December, January, magandang magbenta ng ganito, ng okra. Kasi nasubukan kong kwan eh, mag-harvest ng okra nung June, July, minsan mababa yung presyo. Pero ngayon, maganda yung presyo ng okra. Ayan. Ito palang kwan, yung variety ng okra nito, yung smooth green ng SOS. Yung kinuha ko dahil mas maganda yung variety ng smooth green ng SOS. Mas mabunga siya. Mas maraming bunga kaysa sa ibang variety ng ibang company. Papakita ko sa inyo yung kwan, yung okra na mga sumusunod. Yung pinakita kong okra na kwan, tumutubo pa lang. Ayan na yung mga yan. Pero may mga okra dito na nakatubo na. Madamo nga lang, pero hindi problema ang damo sa okra. Lumalaban siya. So ito, hindi ko pa ito inabunuhan. Kasi tinatiming ko pa siya. Makita nyo, okra ulit ito mga to. Ayan. Malapit na namang mamunga. So, naka-intercrop, mas nauna itong malalaki ng mga okra. Tapos, may mga sumunod na naman pong okra. So, ganyan pong ginagawa ko dito. Para matuto kayo, malaman ninyo yung tungkol na sa pagtatanim. Ayan. Okra ulit yan. Na nakasingit sa mga okra. Ayan. Okay lang na hindi masyadong makapal yung kan. O hindi masyadong, may mga ibang holes na namatay. Kaya lang, okay lang yan. Kasi hindi naman kailangang makapal yung ating kan, tanim. Yan o. Okra ulit po yan. Yung dito, salit-salit po yan, okra ulit. Ito, okra ulit po yan. Yan. Bagamat namatay yung iba, pero okay lang para lalong magsanga yung mga okrang yan. So, yan po ang gusto kong ibahagi sa inyo para kumita din kayo. Kung kayo yung mga, may mga tiwangwang na lupa, tiwangwang na sakahin, no? Maganda po itong okra. At tandaan nyo, ha, ulitin ko, November, December, January, maganda pong presyo ng gulay. Hindi kayo madidihado. So dapat mga September, October, nakatanim kayo ng mga gulay na pwedeng pakinabangan. Pwedeng ibenta sa mga buwan ng November, December at January. Ang talong siguradong mahal kapag January. At lahat halos ng pan eh. Lahat halos ng gulay. Mahal kapag January. So, antabayanan niyo po yung ating sili. Malapit na rin pong mahinog, bagamat maliliit, pero on schedule po. Yung target natin na kalahati ng December mamimitas, bagamat maliliit yung ating sili, may mapipitas po tayo. Maganda pa rin ang presyo ng sili. At talagang mataas pa rin po yung mga ang kan ngayon ang farm gate ng sili yung Taiwan eh kan eh
100 yata or 80, mga ganyan. Pero mataas pa rin po yun. So, ito po yung ating okra. Kung gusto po ninyo magtanim, maganda po itong okra. Talagang kikita po tayo dito. Kung kayo na may mga tanong, may mga nais malinawan tungkol sa ating mga binabanggit, tungkol sa ating mga sineshare, magtanong po kayo at tuturuan po natin kayo kung paano kumita, paano magsimula sa farming. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe po kayo kung gusto nyo maging magaling na farmer. God bless po!